mga ka-OFW, meron ba talagang taong malas? Magandang araw mga kaibigan, ako po si Todd, the Accidental OFW. Layon po ng channel natin na magbigay ng financial, business, entrepreneurial tips and inspirations at mga travel tips and advice sa ating mga ka-OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino. Meron bang taong malas? Bakit lagi nating sinasabi sa pang-araw-araw na buhay na siguro malas ako? Or lagi nating ibinabahagi sa ibang tao na parte ng buhay natin, halimbawa yung kamalasan, kung may mga hindi magagandang nangyari sa buhay natin? Pero malas nga ba tayo talaga o baka ito ay resulta ng mga maling desisyon na nagawa natin? Sa video pong ito, iisa-isahin natin yung mga bagay na pwede natin sabihin na bakit malas ba ang isang tao, at kung sa tingin nyo makakatulong ang video ito, paki-share na lang po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Mga ka-OFW, malas ka ba? Pero kasi wala namang talagang kamalasan. Ito ay gawa-gawa ng mga tao para ipaliwanag yung kanilang hindi magagandang, yung mga hindi magagandang nangyayari sa buhay nila. Hindi naman siguro tayo nilalang ng Diyos o kung sino man yung may kapal na pinaniniwalaan natin, at tapos ilalagay tayo sa isang gitna ng pagkakataon kung saan puro kamalasan. Wala naman sigurong ganun. Dahil ang tao, nilalang siya na may pag-iisip at saka may sarili niyang pagdidesisyon para malaman at gawin yung mga bagay na makakaputi sa kanya. Hindi po pwedeng sasabihin natin na ang isang bagay ay hindi makakabuti sa akin at gagawin natin ito. Pangalawa, karaniwan nabubuhay yung tao dahil sa desisyon din ng ibang tao. Karaniwan po ito. Pwedeng makikita natin ito sa paaralan, pwedeng sa pamayanan, pwedeng sa mga government officials na nagpapatupad ng batas na kailangan nating sundin. Opo, pwede po yun. Pero hindi po ibig sabihin nun na kung nandoon ka sa katayuan yun, malas ka na. Hindi po, kasi ang tao po, meron po yung mga free will, meron po tayong intellect. So pwede po nating questionin yung mga proseso, tama ba yung proseso, legal ba yung proseso. So ibig sabihin, kung nandoon ka sa pagkakataon na kailangan mong itanong kung tama ba yung dapat mong ginagawa o tama ba yung mga bagay na ipinapagawa sa'yo, at hindi mo ginawa, maling desisyon mo yon. Hindi yun kamalasan. At dahil lagi tayong nasa gitna nito, pupwede tayong umangat dito. Pupwedeng yung mga itinuturo sa eskwelahan ay isa sa isip natin, pero pag nagtatrabaho na tayo at nakita natin na hindi pala effective, tulad halimbawa ng sinasabi nila na ang pag-iipon ang paraan para makapagpayaman. Opo, pupwedeng yung pag-iipon, pero first step pa lang yun. Bakit hindi itinuturo sa eskwelahan na kailangan yung ipon mo, gamitin mo sa pag-i-invest? Bakit hindi tinuturo sa mga bata na yung pag-aalkansya ay unang hakbang lamang at hindi ka talaga yayaman kung may alkansya ka lang? Di po ba? Pangatlo, ang kamalasan, excuse lang yatin yan. Parang ginagawa lang natin yan sa sarili natin para meron tayong laging scapegoat kung may hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Ang dali-daling sabihin na dahil hindi ka natanggap sa trabaho o dahil sa natanggal ka sa trabaho, nasasabihin mo ay kasi malas yung kumpanya, kasi malas lang yung araw na to, etc. Pero ang totoo, baka mamaya may mali kang ginawa. Baka mamaya hindi talaga ikaw yung para doon sa posisyon na yun. Pero ikaw, ang paniniwala mo lagi, kung may masamang nangyayari sa buhay mo, malas. Ang nangyayari dito, hindi mo gagawin yung 100% mo. Hindi mo gagawin yung best mo dahil lagi mo sasabihin na okay lang, hindi naman ako matanggap, meron naman ako masisisi. Malas lang naman ako eh. Pangapat, tanggapin natin na may mga maling desisyon na ginawa tayo na nagpapahirap sa atin. Tanggapin natin na may mga steps tayo na ginawa nung mga nakaraan na nagpapahirap sa buhay at sa desisyon natin ngayon. May mga bagay na hindi na natin maibabalik pero nangyari na yun.
So ano yung dapat nating gawin doon? Dapat matuto tayo sa karanasan natin. Dapat isa puso natin yung mga bagay na natutunan natin dito dahil ito yung magpapalakas ng loob natin at magpapatibay ng loob natin para makapagsimula muli. Ito yung magbibigay sa atin ng panibagong lakas ng loob para gawin or sundin yung mga nararapat na dahil natuto na tayo doon sa maling desisyon natin sa nakaraan. Kailangan isa puso natin ito at i-share din natin sa ibang tao kung ano yung mga lessons natin para hindi lang tayo nag-iisa doon sa journey natin tapos nakatulong pa tayo sa ibang tao sa pagharap nila sa mga ganung suliranin. At panglima, yung mga maling desisyon po pwedeng itama. So kung ang paniniwala mo ay malas ka, itama mo yung mindset mo. Itama mo yung mga desisyon na maling nagawa mo in the past para hindi ka lagi naglalagay sa puso mo na lagi mong sinasabi na may kamalasan, na malas kang tao, na hindi ka kagaya ng iba at kaya hindi ka umasenso at hindi ka umunlad is dahil malas ka. Napakadaling excuse nun at napakadaling ilagay yun sa isip mo para manatili ka na lang kung nasaan ka. Lalo-lalo na at komportable ka, hindi ka nga nagkakaroon ng mga magagandang bagay or hindi ka nga nagkakaroon ng mas maluwag na bagay. Pero kung komportable ka kasi, madali na lang sabihin na ayaw mong subukan yung mga iba pang mga bagay para umasenso ka dahil malas ka. Pero ang totoo, ayaw mo lang dahil tamad ka. Sana po ay may natutunan tayo sa videong ito at kung meron po tayong tips, questions, or violent reactions, mangyari po lamang na mag-email sa dexofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito at mag-subscribe po tayo sa ating channel at i-click po natin yung bell notification icon sa tabi po ng subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na mapapanood mula sa likod na ginagawa po natin araw-araw. Muli marami pong salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW at simula sa araw na to, ialis natin sa kaisipan natin na merong kamalasan. Tayo po yung gumagawa natin ng sariling desisyon, tayo po yung gumagawa ng sarili nating pagluwag sa buhay at tayo rin po yung gumagawa ng mga paraan para po makamit po natin yung ating tagumpay. Yun lamang po at nag-iiwan po ako sa inyo na isang magandang buhay, mga ka-OFW.